kahapon ay may turing natin sa ngayon na sukatan ng galing ng mga Pinoy boxers kung saan mas lalong lumalakas ang kanilang kampo mula nang nagkaroon sila ng hari ng pound for pound na si Naoya Inoue. Kaya kadalasan sa banggaan ng dalawang boxers, Japan versus Pilipinas, ay lagi na lang lumalabas na dihado ang ating pambato, lalo na pag sa Japan ginagawa ang mga laban. Ngunit iba ang istorya nitong matapang na Pinoy na tubong pulumulok Cotabato del Sur na si Froilan Saludar nang dumayo ito sa Japan upang sagupain ang Oriental and Pacific Bantamweight Champion na hapon na si Kita Kurihara. Hindi ito madaling laban sa ating Pinoy na si Saludar, mga tol, dahil si Kurihara ay bumiktima na ng maraming Pinoy. At nagmula sa knockout na panalo sa kapwa Hapon at ito ay back-to-back Oriental and Pacific Bantamweight Champion. Kaya sa laban na ito, mga tol, sobrang dihado ang ating kababayan na si Saludar at talagang nag-aabang ang mga fans ng Hapon kung paano babagsak ang Pinoy. Ngunit ang hindi nila alam na nakatapat ng kanilang pambato ang tinaguriang sniper ng Philippine Boxing na laging nag-aabang kung paano baklasin ang kanilang champion sa isang pagkakamali. Tara, mga tol, ating panoorin kung paano ginulat ng dihadong Pinoy ang Japan kung saan hindi pa nag-init ang kuwet ng mga fans, bumagsak na ang kanilang champion. Dala ng challenger na si Saludar ang kartadang 37 wins, 7 losses at may 23 knockouts, habang ang champion na Hapon naman na si Kurihara ay may 17 wins, 7 losses at may 15 knockouts. Ito ay para sa depensa sa Oriental and Pacific Boxing Federation Bantamweight title ng Hapon na naganap sa Ariake Arena sa Kotoku, Japan ngayon lang October 12, 2023. Sa pagbungad ng unang round, mga tol, gustong daanin ng Hapon sa tangkad ang laban gamit ang kanyang jab habang humahanap lang ng timing si Saludar. Sa isang minuto pa lang ng laban mula sa magkasunod na suntok ng Pinoy, ang tumama, bagsak ang pambato ng Japan, nakatayo man ito ngunit parang hindi niya alam kung nasaan siya. Mula sa isang suntok, bagsak ulit si Kurihara. Parang lasing na itong tumayo ngunit pinagbigyan pa ito ng referee. Dito na siya pinaulanan ng suntok ni Saludar, mga tol, kaya mula dito inawat na ng referee ang laban upang hindi mapahamak ang kanilang fighter. Nakuha ng Pinoy na si Saludar, mga tol, ang impresibong technical knockout ng panalo sa loob lang ng round 1 at naangkin ang Oriental and Pacific Boxing Federation Bantamweight title. Salamat sa iyong suporta sa mga kapwa kong seaman, mga OFW at mga boxing fans. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ay bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.